Hi guys. Today, papakita ko sa inyo kung paano papalitan yung ating tawag dito. This brake pads. Ayan. Ayan tayo yung brake pads. So ito, palatandaan na ubos na siya, no? Okay? So, ayan. Kita niyo naman, ubos na siya. Pero yung rotor natin ay okay pa so far. Okay? Yeah. Ito naman, okay pa. So, yan. Tsaka, paano natin to pababalikin dito ng walang gamit na mga special tools kagaya ng tawag dun, yung caliper returner, ganun, parang ganun na mga tools. Tsaka ito, gaganahin din natin tong kanyang dowel pin. Yan, dami natin gagawin dito sa kotse na to. So, ito ay Nissan 1997 model. So, nakabili na tayo ng ating brake pads. So, ito yung papalitan nating pads. Yan, dalawa. Yan, ito yung ating brake pads. Original Nissan parts. Okay? So, stay tuned lang kayo. Then, baklasin na natin to. Yeah.
So yan. Next, the other side naman. Yan, bago natin tanggalin yung gulong, be sure na may support na tayo. Okay? So, yan, tanggalin na natin. Natin. Gulong. Okay. Okay, guys. Okay, guys. So, we're using a mechanical jack, hydraulic jack, and a support. Yan, tapos nilagay na rin natin yung gulong sila alim. So, ito naman ang ating papalitan ngayon. Medyo maraming tag dito, warps. Warps. Basta, makapal pa sana yung brake pads. Pero, siguro masama na ito. So, one way to find out is to remove this one. Okay? So, yun. Snoopy! Hey! Paghihirap na naman mga kaibigan, mga Kahaw TV dyan, mga followers natin dyan, subscribers and viewers, yan. So ganoon, the same hirap na naman kagaya kanina. So yan, so surprisingly makapal pa yung ating brake pads. Saan ka dyan nagdi-deliver ng kaya lang buhangin? Hindi, wala naman wala. Lalim na nitong kabila. Paano rin natin yan? Oh. Ilan na nga pa
Dalawa siyempre. Makapal pa sana. Kaya lang sunog na ito eh. Sunog na yung anong sunog na yan. Hindi, rotor. Ilan ang rotor? Yan, pati? Tingnan, medyo makapal. Ang dami na rin itong ano. Pero, ito yan. Hindi. Bukas. Bahala na. After lunch eh, ano. Oh, shit. Ito na naman tayo. Dari natin sa ating nanahatid sa masisya. Lahat ay pwede doon sa masisya. Magagaling yung gumagawa doon. Okay, okay pa naman yung ano. Yung pinat, katulad yung pinatagal mo kayo na. Yan na naman nga eh. Hirap eh. Kalawangan eh. Parehas na tinatanggal kaya hindi, mo. Kaya hindi nagana ang preno mo. Parehas yan, tinatanggal mo? Oo. Siyempre. Ito ang inabuhay para maganda ang preno mo. Kasi, pag nagpreno ka ba, tapos ito nag-stack up na sa ganyang posisyon, hindi na siya nabalik nag-retract. Yun, kaya siya nasusunog. Baga. Yung dahilan, kaya ito ay binubuhay. Kailangan buhayin kahit. Yung ano, handbrake, sa nakakabit yung handbrake? Sa likod, siyempre. Wala na kasi tayong WD-40 eh. Bus na. Bus na yung akin. Paikot daw po ng manubel ah. Harap na harap. Yan na. Ito na yung sinasabi ko. The joy of every mechanic. Yan. Oh, grabe. Akin mong pinagpawisan tayo dun. Dahil lang sa 10 million yan. So, yan lang guys. Thank you so much for watching. Hindi pa pala tapos. Sorry. Na-excite ako eh. Okay. So, yun. Tanggal din natin. Oh, hayop. Init ah. Yan yun? Ah, ba pala yun. Kaya nga kapag nag-stack up ito. Naglalaro yan? Kailangan naglalaro yan para maayos ang preno mo. Pero kapag hindi yan naglalaro, ay sus. Ay, paano nagkakabit yung ano? Uli. Yung binili mo. Yan? Oo. Yung, na-clip lang yan din eh. Yan ang, naka-clip lang yan dito. Ayan lang siya. Hindi yan basta natatanggal. Hindi. Yan ang inagrasahan yan. Saan yung isa? Ito. Linis, linis lang. Na gano'n yan oh. Diba? Pag nagpreno ka, masama yan. Pag nag-release ka ng preno, mabalik yan dun sa neutral na preno mo para makaikot ito. Ayan. Kaya, kapag stack up yan, diba nagpreno ka ng ganyan. Pag nag-stack up na yan dyan, hindi na siya nabalik. Sabihin, naka-clip na lang yung preno mo. Or di kaya, pag gano'n naman, naka-stack up na siya na open, nagpreno ka, kunti lang yung mapunta sa preno mo. Hindi buong preno magalo. Hindi. Ito lang ang nagalo. Pansinin mo rin o, nasado ng malayo ang labas nito. Mamaya, tingnan mo yung pag ano, kinompress yan. Yung
brake fluid siya, na ano yung brake fluid niya. Diyan sa ibaba. Ay, pabukas daw po ng hood. Yan, taas mo po. So yun, lagyan lang ulit natin ng grasa yan. Kernel. Hindi na yung brake fluid nakabukas. Mamaya pag i-compress ko yung isa. Di, bakit yung kaila Pastor Manny merong cap na maliit sa ilalim? Iba yun. Dun sa likod, dun meron. Yun ang lagi sira nung kanya. Ito, meron din naman itong rubber cap pero nandito sa loob, dalawa. Sa at dalawa. Yun lang, ganito lang kalaki yun. Kaya nga, yun ang maliit. Tumatapon. Yun lang naman eh, kapag may damage yung ano. Kapag may damage yung... Yan o. Palabas mo lang yung dumi. Tapos mamaya, pwede na yan. Ang mahalaga kasi, naglalaro ito. Malayo siya. Tapos na yung trabaho mo. Madali na lang lahat yan pag nabakras mo. Pag ano, bibili tayo ng mga pump, ano, gamit na pump na. Pag nalapalitan na yung preno niya at maayos nito, eh, pwede na pang... Pero na masyadong mausok ito kaninang umaga. Bakit? Iwan ko lang. Kaya ako ang nag ako ang natagalan sa emission. Dawa sa usok. Hindi ka pasado? Medyo. Hindi na hihala ang mara nila. Yan. Dagdagan pa natin. Lubos-lubosin mo na. Saka tayo mag yan. Panoorin mo po yung sa taas mamaya, tingnan mo, maapaw yan, mabalik yung brake fluid. Parang pala yun. Hmm. Paano paglagay mo niyan? Parang. Ganyan lang yan. Natataklo. Ang galing taklo niya. Hmm. Oh, ganyan lang ah. Tapos, nasa ni? Isa ko kaya ito. Pwede naman. Ah. Pwede na pala. Ito. Naka... Ganun ulit guys, same procedure tayo. Singkit-singkit lang. Ayan ah. Ayan. Okay. Ito. Ganito dapat siya. Ang ganun? Ah. Ito dapat siya, naka-flash. Ayan. Para makasimplay. Ano mo, may akante lang ah. Bukas nyo rin natin. So, yun. Tapos na. Lagyan na lang natin ito. Tama lang. So, huwag natin kakalimutan. Lagay ito. Tawag dito, wear. Wear sensor in down there. So, yun. Ayan.
clip lang natin to. And then tatanggalin. Parang hamsa dito. Parang hindi na aning tubig. Tubig. Hindi nga nakahakot yung ano, baka bukas. Ano, dalawang kubik kong graba. Bumili na rin akong bakal dyan. Sa kawalong. Nalipis lang, hindi katulad doon na yan ay para lang hindi ano. Magaan lang naman yung pote. Hindi naman talaga ang daan. Para lang hindi nagpuputik. So, yan. Yan. So, ilagyan lang natin yan. Sikas siya na yan. Okay. Press mo lang yung isa doon. Yan. Little bit of persuasion. Okay. So, yun lang guys. Tapos na tayo dito. Alagyan lang natin ng bakala yung banda rito. So, hanggang ganyan lang. Saka dito yung mga dadaanan ng ano para hindi nagpuputi. Pasensya na, naulan kasi. Kaya magdumi ang aking kamay. Pero basta ito lang. Dadaan na ng kotse yung ano natin. Pag ganon. Oo. Okay. So, yan na. Tapos na. Para dadaan na ng kotse, hindi maputik. Ayan, balik na natin yung gulong gano'n. Kasi tapos na tayo. Ito pagkatakulan. Ipuputik yan. Ayan. Isa tayo dyan. Gulong. Palat. Babakala nyo ng konti. Tak,
ayun. Kaya putulin ito na ating ano, no? Kaya naman. Para putulin natin. Okay. Para dito natin dadaan yung kotse. Saka ano kaya. Ayun. Hindi alanganin dito sa kabila. Tapos yung ano, daan ng kotse. Hindi na nga pa simento natin. Paganyan o. So, yun yung stock yung ating sanggol. Tapos yun din, yung dadaanan lang din ng chariot. Para hindi lang magpuputol. Yung kaya hakutan, kasi malalim. Kaya dapat makakutan ng ano. Daan lang kung pagkano pastor. Oo, ito. At saka yung chariot. Para pagkadaan ko siya? Oo na. Pwedeng ano, kasi malaking magagapan dito. Pag bumili na lang kami ng van, saka ito papaano. Bibili pa rin kami ng van. Pagawin ko dito ng van. Overflow yung ating brake fluid. Okay. Overflow siya. Kasi nalagay na natin yung potse. Pinag-retract. Nag-retract. Unahin muna natin yung potse. Ano eh. Pero ano lang yan. Ano lang yan para hindi mag-tip. Okay. So clip lang yan dyan. Iisasama lang na. Konting basa lang nung ano. Park na may. Ano. Ganyan. Ganyan. So ayan, fix everything. Iyan mo lang doon sa garahe. Lalagyan lang yung ano. Daanan niya rin.